Senator Rafi Tulfo is recognized. Thank you, Madam President. Madam President, I would like to manifest my appreciation towards my esteemed colleague from Taguig, Senator Pia Cayetano, for her concern towards our OFWs, whom we considered as modern day heroes. Yung picture na po yan, I think yan po ay nangyari siguro several months ago, because a few days ago, galing po ako ng Bangkok, pumunta po ako ng Bangkok, and I met quite a few OFWs. In fact, ilan sa kanila nakipag-usap sa akin, napagkwentuhan at nagpa-selfie. Wala naman po silang ganong klaseng mga kasuotan. So siguro matagal na po yan. However, that is true na talagang pinapahirapan po yung ating OFW nung panahon kasagsagan po ng COVID. And I can attest to that. Ngayon, kung ang pinag-uusapan po natin ay, are they being discriminated against by people in government or yung mga agencies? No, they are not. Yung kasabihan na siguro ito yung sinasabi ng mga taga-gobyerno noon, walang personalan, pera-pera lang. So talagang very clear na piniperahan lang po yung ating mga OFWs. Pinapagamit po sila ng mga kasuotang tulad yan para kumita ng extra kung sino man yung sa manpower agency at maging taga-gobyerno. Nag-required kasi may cut po sila, Madam President, doon sa bawat pinagkakitaan sa mga OFWs. Now, I just want to add, Madam President, sa experience ko, kung paano po talaga pinapahirapan at piniperahan, ginagatasan, ginagawang milking cow ang ating mga OFWs, na complaints na na-receive ko kasagsagan po ng COVID, pagbalik po nila sa Pilipinas, after na lumabas sila sa airport, idediretso po sila sa isang quarantine facility. Doon pa lamang pinagkakitaan na po yung OFW kasi may budget po yan, talagang binabayaran po yan ng OWA. At yung pagkain po, Madam President, na dapat ang budget is 3 times a day, may pamerenda pa, wala po. Sardinas, tuyo, salamat kung may corned beef, isang pirasong itlog. Pero ang bayad po, full payment, yung pagkain dapat, pambongga, pero ang lumilitaw, parang kaning baboy ang pinapakain sa kanila. Now, after po sila ma-quarantine dito sa Maynila, at kapag sila po ay didiretso sa probinsya, pagdating po ng probinsya, another quarantine na naman. Sila po ay nirequire ng quarantine dito sa Maynila, 7 to 10 days. Again, 7 to 10 days. Now, pagpupunta sila ng probinsya, paglabas po ng Maynila, totoo po ito. Pagdating ng province, another 7 to 10 days. What the F? Mother F? Sabi pa nga ng mga tao sa kanto. Can you imagine, Madam President, pinag-quarantine mo na nga sa Maynila, dito talaga may discrimination na. Siguro sa ngalan ng salapi. Pinag-quarantine mo na nga, paglabas ng airport, pagdating dito sa Maynila, pagdating ng province, another quarantine. Bakit? Kasi pagkakitaan na naman yung mga pobre nating OFWs. Pagkakitaan sila, pero bago sila pagkakitaan, ay kailangan pahirapan sila. So, naging complaint sa akin ng mga OFWs, naubos lang yung kanilang bakasyon sa quarantine facilities. Buti sana ko yung quarantine facilities ay okay. Kaso po, mabaho, bulok, yung mga dilapidated buildings o yung mga lumang eskwelahan na kinukonvert sa quarantine, ginagawang quarantine area, para maningil sa gobyerno. Ang mga pagkain, parang kanin baboy. Yan po ay isang reality. Now, talking about discrimination, yes, pagdating po ng ibang bansa, tingnan nyo na naman po yung kanilang kaawa-awang itsura. Dito, of course, they're not gonna be discriminated against dahil kalahi natin sila, kaawaan natin sila. Sa halip na i-discriminate natin sila dahil kawawa naman talaga. Pero pagdating po ng ibang bansa, doon na po sila i-discriminate. Mababa po ang tingin sa kanila. Maging sa ating mga Pilipino, in fact, there were several times nung nasa Amerika ako, pinagtatawanan po tayo ng mga tao ro, maging mga kapwa natin Pilipino sa Amerika, bakit daw ginagawa tayong kengkoy na sa loob ng eroplano, meron na nga tayong face mask, meron pa tayong face shield.
anong klaseng sistema yan. Pagdating po ng airport, tayo lang bukod tangi, ma-identify mo na agad eh. Kapag sa kahit anong airport ng ibang bansa during COVID times, yung kasagsagan ng COVID, madaling ma-identify ang Pilipino. Hindi po dahil sa kulay, sa itsura, o kung ano paman, dahil po sa tinatawag na face shield. Pag naka-face shield ka, Pilipino yan. Saan ka nakita na face mask, sasamahan po ng face shield, tapos may gloves pa talaga, may PPE pa talaga? Is somebody paying attention? Sabi pa ni Sen Pia, are they paying attention? No. And God knows who does not pay. HUDAS. Kasi po maraming hudas, unfortunately, sa ating gobyerno. Pinakikitaan po yung misery ng ating mga OFWs. Now, what I can promise to you, Madam President, and to my colleagues here in the Senate and Senator Pia Cayetano, it will not happen under my watch. I'll do everything at all cost na hindi na po maapi ang ating mga OFWs dahil ipaglalaban ko silang patayan tulad ng aking po pinangako sa kanila time and time again before I came here na ako po'y broadcaster and during my campaign period. And I said that again and I'll say it one more time. Hinding-hindi na po mangyari yan dahil ako po ay may kipaglaban ng patayan na hinding-hindi na pwedeng apihin ang ating mga OFWs. Maraming salamat, Madam President. Madam President, just a quick response. I thank the gentleman, our chairman of the Committee on Migrant Workers, for his intervention. However, I just like to point out that hindi ho ito nangyari months ago. I noted that His Honor said na wala siyang nakita nung bumiyahe siya. Pero just because, sir, na wala ho kayong nakita, it doesn't mean naman po na hindi nangyayari. Kasi in fact, more than isang beses ako bumiyahe, and the second time, di ba nabanggit ko, gusto ko sana silang kausapin, hindi ko lang magawa, din lang mamadali din akong makarating sa flight ko. So, nagkaroon pa ako ng opportunity to travel after that. Nataon naman na nung time na yon wala. So, I guess it depends din kung okay. Ano yung time, ang oras ng ang oras ng biyahe, yung bang may kasabay kang mga OFWs. Pero yung kay Sam YG po, kahapon lang nangyari. And yung sa akin nga po is barely a month ago, not months ago po. Just for okay. The record, na it is still quite recent. Sige. Thank you, Senator Pia. Madam President, dahil kung meron mang mga ganun pang klaseng pangyayari, and if it just happened recently, usually yung ating mga OFWs magre-reklamo po sa aking action center, magte-text po sa aming hotlines. So, since wala po ako natanggap ng ganung klaseng reklamo, I just assume na maybe months ago. Hindi po. So, I'm not saying na definite with certainty na yan ay months ago. So I just assume kasi nga po wala akong natanggap ng mga reklamo recently from OFWs plus the fact na a few days ago galing lang po ako ng Bangkok and umalis po ako rito ng morning sa Terminal 2 at ang dami ko pong nakita mga OFWs, siguro mahigit 20 na siguro at nakausap ko sila, nakakwentuhan ko sila, wala akong sa kakwentuhan ko sa kanila, wala silang nabanggit ng mga ganong klaseng PPEs na ni-require. Maybe, tama ho kayo, Sen Pia, maybe depende sa time, sa oras, at sa kung ano yung lugar na pupuntahan. Maaaring nga siguro. Yun nga po. But again, like I promised, now, this will not happen again under my watch being the committee chair of the migrant workers. I'm not gonna allow that. I will not allow that. Talagang may mga tatamaan sa akin. And I'm very glad na yung pong ating secretary ng migrant workers, si Toots Ople, ay a very capable person na maraming experience sa mga OFWs. And I'm sure we can work together para mapaayos yung buhay ng ating mga OFWs. Maraming salamat again, Madam President. Thank you din po. Thank you, Senator Tulfo. If I get any updates, Your Honor, I will be happy to share. Kasi like I said, meron din akong mga inaalam din na updates, no, kung meron man. But I'd also like to share that many times a person is a victim and they don't even know it. So it's possible na hindi sila magre-report dahil hindi nila naisip, hindi nila alam na nadidiscriminate na pala sila. Ang mga kababayan natin, ang sisipag, sabik na makatrabaho, so baka hindi nila
napansin o naisip na tama ba itong pinag-PPE tayo, di ba? Kaya tayo, pag may na-observe po tayo, we bring it up so that hindi na, sana nga, hindi na humaba ang kanilang pagdudusang nakasuot ng full PPE from gloves to footsies and face shields, Your Honor. Maraming salamat sa ating chairman at sa ating majority floor leader and the presiding officer. Thank you, Madam President. And let me also add, if they were required to wear all this and they were asked to pay for it, then this whatever agency or manning or recruitment agency should be accountable. Anyway, Madam President, next to interpellate, I don't know, interpellate or manifest, make a manifestation, the distinguished Deputy Minority Leader, Senator Risa Ontiveros. I move that she be recognized, Madam President. Senator Risa Ontiveros is recognized. Salamat, Madam President. Good lady, gentle lady from Taguig and Pateros. Madam President, the privileged speech of the good lady from Taguig and Pateros is about the difficulties we visit or other countries visit on our OFWs with these PPEs. And I know that this brief manifestation and few questions of mine are a bit tangential, but I feel the urgent need to raise this issue as a brief manifestation at first, as it also involves OFWs and the hardships they undergo. And really, time is of the essence. Masaya din po ako, Madam President, good lady from Taguig at Pateros, na nandirito rin po si Sen Tulfo, ang chair ng Committee on OFWs, dahil actually kahindik-hindik po ito na isusumbong ko sa inyo. Kasi itong weekend lamang po, nakatanggap ang aking opisina ng nakakabahalang kaso ng isang Pilipina na umalis sa Pilipinas para magtrabaho sa Saudi Arabia. Siya po ay dineploy noong November 2, 2021 para magtrabaho bilang kasambahay. Ayon sa mga ulat, nung nalaman na buntis siya, pinabalik siya sa agency na ang pangalan, kanina pinag-uusapan ng gentle lady at ng majority leader, yung mga recruitment agencies. Ang pangalan ng ahensya nitong ating kababayan ay Manabe Aleklas Recruitment Agency. Di umano, pinainom siya ng pampalaglag. Lag. Oh my yes. God. Yes. Na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Oh my God. Yes. Ang sabi po ay namatay si Jovelyn, yan po ang pangalan ng ating kabaro, gentle lady, pero duda dito ang kanyang mismong kamag-anak. At wala pang nakakaalam kung bakit, pasintabi po sa mga kumakain na nakakarinig nito, kung bakit nahiwa siya mula lieg hanggang tiyan at tinanggalan pa ng dila at utak. Dumating po ang kanyang labi ni Jovelyn nitong September 17, 2022 sa Davao Airport sa isang maliit na bag. There are so many points that this raises, Madam President, gentle lady from Taguig and Pateros. Una, we really need to address the gender-differentiated needs of women workers, mga kabaro natin. Ito na ang pangalawang beses na nadinig natin ang pilit na pagpapalaglag. Ang una po ay ang witness natin laban sa human trafficking galing sa Syria. So, gentle lady from Taguig and Pateros, what mechanisms do you see need to be in place to enable swift, meaningful investigations in cases like this? Kasi po, humihingi daw ng autopsy ang pamilya, pero wala pang nakuha. Kung dito, ang mga manggagawa natin sa iba't ibang sektor ay hirap makakuha ng katarungan sa pang-aabuso sa kanila, ganoon din sa mga manggagawang Pilipino, lalo na mga Pilipina sa ganitong kaso sa ibang bansa. In the immediate, gentle lady from Taguig and Pateros, the family of Jovelyn needs our help to investigate her death. Her family wants an autopsy conducted. Kailangan din po nila ng agarang tulong pinansyal sa mga kaukulang
ahensya dahil walang makuhang benefits. Bilang sabi nila, 3 buwan pa lang daw siya sa Saudi bago namatay. Thank you, Senator Pia, for the kind indulgence. And I and the family of Jovelyn would really appreciate yung inyo pong payo sa ganitong teribleng sitwasyon na kinalagyan niya. Thank you, Your Honor, the Senator from Panay, for taking the time to bring this up. Sabi nga nyo, hindi eksaktong similar sa sitwasyon, pero tama lang ho na binanggit nyo dahil may pagkakataon tayong makatulong. Salamat for giving us that opportunity. Sa pamilya ni Jovelyn, my heart, and I speak for all the senators, I'm sure, we have no words to express our sympathies and the pain we are also feeling from this news that our colleague has shared with us. Ang nakikita kong swift action, bagamat nasa Amerika si Secretary Ople, I'm blessed to be able to communicate with her with ease. I will immediately message her. Actually, as we speak naman, mini-message ko din siya na I deliver the privilege speech kasi tayo naman gusto natin makatulong sa gobyerno na magawa din nila ang gusto nilang gawin, no, para makatulong sa mga kababayan natin. So, isasama natin yan if our colleague from Panay can give us the complete details, pati contact info, because I'm certain Secretary Ople will have her team here act on it. To be clear lang po, ang remains po ni Jovelyn are still in, is it Saudi? Tama nakarating ba? Na po ah, nakarating na sa pamilya niya, opo, sa Davao Airport. So, nasa Davao. Oh, okay. So, on that note, I will also inform my staff, I have a full-time doctor in my staff to coordinate with Davao hospital in Davao. Nandiyan ang Southern Philippines SPMCC yata ang full name nun, to see if they can do this. But whatever we can do, it will not take away the pain of the family, pero mabigyan naman lang ng hustisya. Grabe ho ang karumaldumal na itong nangyari sa kanya, and dapat full support po tayo. I can assure our colleague from Panay that as I speak, no, my chief of staff is here beside me. We will work with your staff to assist the family and also inform the secretary. Akala ko naman nasa abroad pa. We will still inform her. Pero on our own, I'm sure we can help because nandito naman tayo sa Pilipinas. Maraming salamat po to the gentle lady from Tagigan, Patero. Salamat po, Madam President. Madam President, if I may, I just feel like joining the distinguished ladies giving our profound sympathies to the family of Jovelyn. I just can't help but stand here before you, Madam President, because part of the measure that we passed last Congress in the Department of Migrant Workers is that the department should be aware of all of this. And sila po kasi, Madam President, yung pumalit sa polo natin. No? I also would like to put myself in this conversation, and we wanted to be of help sa family ni Jovelyn. Of course, meron pong benefits yung family niya na makukuha from OWA and everything that we can do doon sa pamilya. But at the same time, Madam President, yung legal side nito, no, yung may initiative po, meron din pong migrant workers desk ang bawat embahada natin ngayon. The department can also investigate, initiate, pursue, and help prosecute in cooperation with the Department of Justice. So I just want to put that on record, Madam yes. President. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Madam President, makasingit ulit. Senator Tulsa. I would like to inform my colleague from Patero, Senator Pia, na I'm really willing na makipagtulungan sa inyo because meron po akong malawak na karanasan, my show, who's been helping OFWs for the past 20 years. Malawak po ang aking karanasan na mag-solve ng ganitong klase mga kaso. I've solved so many cases already similar to this. Na sige, let's help each other. We don't even have to bother Secretary Tuz Ople if she's in the States. Let her have her vacation.
Ay, hindi naman ho nagbabakasyon, in fairness. Okay. Kasama ho sa official delegation ng Presidente. So we don't have to bother her. We can do this, the both of us. Let's help each other out. I'm sure meron tayong magagawa. Masusolve natin to. Like I said, marami po ang karanasan sa ganitong klase mga problema. And I have my staff who are also well-versed and well-equipped pagdating po sa pagsusolve, pagbibigay solusyon sa ganitong klaseng problema. So, I'll be talking to you later and to Senator Ontiveros for the information. And I will assure you, my dear colleagues, na meron pong mangyari dito na resulta from the investigation that we will be conducting. Thank you, Madam President.